Hi guys, Mangya Diva here. For today's video, magluluto po ako ng kampong style of sambal. Kampong sambal. Sa ano ito, traditionally sa mga Malaysian at Indonesian. Tapos madalas itong ginagamit sa fried rice, which is nagustuhan ko at yun ang gagawin ko. Ito po mga ingredients lang niya. Chili, onions, garlic at saka belacan. Belacan is bagoong dito sa Singapore or sa Malaysia. Yun ang ginagamit. Tsaka itong ikan bilis. So ito po yung way process ng paggagawa. Ipakikita ko, which is napakasimple lang niya. Pero ito, napansin nyo, hindi ko pakinat ng maliliit kasi ipapry ko muna siya parang blanch para mag-aroma, maamoy natin yung aroma. Tapos saka ko siya i-blend. Ano bang tawag doon? Processor. Food processor. Tapos yun, hanggang sa mag-grind siya. Pero yung traditional na paggagawa nito sa mga traditional cooking ng Malaysian at saka Indonesian, pinupukpok nila. Ang gamit nila yung ano, yung almeres. Tapos tinitsaga nila ito na ano, ipukpukpukpuk lang yung ganun. So, ang sa akin, madalian lang kasi, i-grind na, i-ano na lang natin, i-blend na lang natin. So, ito po yung ano, ito, umpisahan ko na yung pagluluto natin. See you guys later! So, ayun guys, may mainit na tayong kawali. Lagyan natin ng mantika. Painitin natin at i-fry muna to. Fry natin yung dilis. Pagkatapos nating ma-fry ito, tanggalin natin. Tapos dun sa pinag-fryan din, ilagay natin na ang lahat ng ingredients na ito. Una ang garlic, sibuyas. O pwedeng sabay-sabay na siya. Ito yung belacan. Ito yung garlic. Tapos ito ang chili. Tapos isoted lang natin siya hanggang sa medyo lumambot. Roughly around 2 minutes. After 2 minutes, okay na siya. Off na natin yung fire at now it's ready na siyang i-blend. So yun guys, lipat natin siya sa blending machine, blender. Ready na siya to blend. So, ayun guys. So, easy. Meron na tayo. Na-blend na natin ang belacan. Now, so, ayun guys. Okay na ang aking chili, anong tawag dito? Chili sambal ko. Sambal rimpa. Ano ba ang sarimpa?
maintindihan kung ano sasabihin ko. So, ayun guys, may ready na ang aking chili rempa na pwede kong itago for a while na gagamitin lang natin kung gusto nating mag-isa ng magsangag ng kanin, which is lagi kong inaano sa kanin dahil gusto ko yung kanin, pero instead ng kanin, may gagawin akong ibang way kasi nga nasa intermittent fasting ako ngayon, so iniiwasan kong kumain ng carbo, pero I still want to eat ng mga ganitong pagkain, maaanghang. So ito guys, pwede nating itago yan basta kung may lagayan kayong malinis. Pwede mong i-keep for a while, i-freezer or ilagay sa fridge lang kung lagi mong, kung gusto mong gamitin na hindi mo gustong gumawa all the time. Pwede kang gumawa ng maramihan, tapos is-separate mo lang siya into container. Tapos yun, pwede nating itago. So yun guys, ang blatchan ko, sambal blatchan, na old kampong style ng Malaysian. Pero itong ginawa ko is very, very simple lang. Yung pinaka-simple lang na way ng paggagawa. So, yun guys, depende na lang sa inyo kung gusto nyong anghangan siya or sa timpla nyo. Yun ang susundin natin, kung ano yung gusto nyo. So, ito yung timpla na gusto ko, medyo maanghang siya, na madami ring sibuyas, yun ang gusto ko sa ganito eh, sa sambal blatchan. So, ayun guys, I hope you like and subscribe, Mang Yandiba. Thank you. Bye! Hi guys, Mang Yandiba here. For today's video, magluluto po ako ng fried rice kampong style, which is famous yun dito sa Singapore at na mula nung natikman ko siya na gustuhan ko, na sarapan ako. So, now sa day, into intermittent fasting ako. Hindi ako kumakain ng rice. At tinatry ko i-avoid lahat ang carbo. So, may i-replace po ako. May naisip akong replacement na gagawin. Itong cauliflower ang gagamitin ko instead na rice. So, ito po ang ingredients ko sa aking fried rice. Meron ako ditong beans na kinat ko na into maliliit na hiwa. Tapos may fish cake ako, may broccoli, at may carrots. So parang ang rice ko ay puro gulay naman. Pero yung timpla niya, yung timpla niya, yung lasa niya is follow dun sa fried rice ng kampong style. Fried rice. So yun guys, samahan niyo po akong magluto nito. Pero before that, please subscribe Mang Yandiba po muna. Paki-hit niyo na rin po yung notification para lagi kayong updated sa aking mga i-upload na video. So ayun guys, umpisahan na natin, magluluto na ako. So yun na guys, may mainit na tayong kawali. Lagyan natin ng mantika. Ang luto pong ito ay napakasimple lang. Pagsasama-samahin lang natin with the help po nito. Ito yung ginawa ko earlier. So, una nating ilagay ay ito. So, naglagay ako ng 2 tablespoon. Tapos, ilalagay ko na itong tapos pwede na natin siyang pagsunod-sunurin kasi lahat naman po ay gulay ito. Lagay na rin po natin yung carrots. At broccoli, pati na yung fish cake. So, ayun na guys, malapit na siyang maluto. At lagyan po natin ng itlog. Gawan nyo ng ganyan sa gitna. Tapos, lagay natin yung itlog.
Depende sa inyo. Pwede nyo lagyan na maraming itlog. The more, the merrier. Para masaya ang buhay. Tital, puro gulay naman yan. So, so, ayan na guys. Okay na. Luto na. So, yun na po. Luto na ang aking fried rice. Cauliflower fried rice. Bye! So, yun na guys. Naluto ko na ang aking intermittent fried rice. Instead of fried rice, cauliflower. Cauliflower fried rice for my intermittent fasting. So, yun guys. Try na natin kung anong lasa. Harap. Maanghang siya. Malasa. May egg pa ako dyan. So yun guys, hope you subscribe. So yun guys, hope na-enjoy kayo sa panonood at sa pagkain ko ng akin. At sana nagkaroon kayo ng idea kung paano natin ma-replace ang rice. Pwede pa rin natin kainin kung ano man yung gusto natin kinakain before without rice. So ayun guys, sana po nabigyan ko kayo ng idea kung ano mga dapat kainin na busog pa rin tayo. So, please subscribe mga yan, di ba po? Bye-bye. Thank you.